dibaste at dinikit ang tinga ko sa pintuan. Ay, ano ba tong ginagawa ko? What? Fuck? Kill that bitch? Napatas naman ako ng kilay. Ano ang ibig niyang sabihin? May kausap ba siya? Hala, sino kaya? Pumunta kayo ngayon din agad dito. We need to talk about my plan. Hindi ako papayag na maisahan nila ako. Kumikilos ng kalaban kaya magmadali kayo. Napatrula naman ako sandali. Hindi ko talaga siya maintindihan eh. Ang dami ko pa palang hindi alam sa kanya. Agad namang lumakas ang tibok ng puso ko na makita ko siyang madilimang mukha na nakatingin sa akin. Nakikinig ka ba sa usapan namin? May diin at madilim na tanong niya, kaya agad akong tinubuan ng kaba. Umiling naman ka agad ako. Hindi, iiling-iling na sabi ko. Napadaing naman ako nang hawakan yung braso ko. Really? You know what? I hate liars. Malamig na sabi niya. Napakurap-kurap naman ako sandali. Hindi na ako nakapagsalita nang tinilikuran na niya ako at lumabas. Pinagbagsakan pa niya ako ng pintuan. Hindi ko alam pero napahawak ako sa dibdib ko imbes na sa braso madiin niyang hinawakan. Parang may kumirot kasi parang nasasaktan ako. Wala rin naman akong gagawin. Ayoko namang pumunta sa baba dahil wala naman akong kakilala. Medyo inaantok ako. Humiga ako sa sofa pero agad ding napabangon nang hindi ako komportable. Agad naman akong tumayo at dahan-dahan pumasok sa kwartong pinasukan ni Baste kanina. Kung kanina namang ha ako sa labas, mas lalong namang ha ako dito dahil malaki rin to at may mga mamahaling gamit. Mga disenyong maitim ang mga kurtina, may apat na sofa, maliit na table at may flower vase sa gitna nito. May swivel chair din at lamesa, may mga papeles doon, may isa pa pala yung pintuan, kulay puti. Ang dami naman palang sekreto ng opisina na to. Natuwa naman ako na hindi ko yung nakalakampihitin ko. Pero agad ding napalitan ng takot nang makita ko. Puro baril ito. May malalaki, may maliliit. Nakahilera lahat at may patalim din kung ano-anong mga sandata. Slow lang ako pero alam ko mga bagay na to, no? Bakit may ganito si Baste? May mga box pa lang kung ano-ano. What the hell are you doing here? Isang malamig na boses ang narinig ko. Napalingon naman ako kay Baste. Galit na galit ito kaya hindi ko mapigilang manginig. I said, what the hell are you doing here? Isang sigaw ang binigay niya sa akin. Napatingin ako sa gilid niya at nandun na yung mga kaibigan niya at tauhan. Napatingin sila sa akin. Napalunok naman ako. Kasi wala akong maisip na sasabihin dahil sa takot ko. Ang mga mata ng kaibigan niya ang tingin na sa akin. Sobrang lamig din ito. Ayaw na ayaw ko sa lahat. Nakikialam sa gamit ko. Malamig na sabi niya sa akin. Hindi ko naman si... Get out! He shouted at me. Pero aangal pa sana ako nang hinawin niyang braso ko nang malakas at kinaladkad. I said get out! Galit na sigaw niya. Pinalabas ako sa office niya. Sinirahan pa ako. Dahan-dahan namang tumulong luha. Bakit galit siya sa akin? Hindi ko naman pinapakilaman ang gamit niya. Bakit napakababaw niya? Maayos naman kami ha. Dito lang umaga naging malamig siya sa akin. Pinahid ko na lang ang luha ko at inayos ang sarili ko bago bumaba. Ginamit ko na lang yung hagdan. Dahil takot ako sa elevator, wala akong kasama. Nginingintian ako ng mga empleyado pero hindi ko malang masuklian ang ngiti nila. Ayoko munang umuwi. Gusto ko muna maglibang. Baka kapag umuwi lang ako, marulungkot ako. Nang makalabas ako ng building, agad akong tumawid. Sorry, ani ko nang makabangga ako. Hindi ko maninag ang mukha niya dahil nakasuot siya ng hoodie. Nakayuko rin yun. Pero magkasing tangkad lang kami at di naman kalaki ng katawan niya gaya ng lalaki. Siguro babae siya. May nilabas naman siyang kung ano sa bulsa niya. Gulat ang mukha ko na makita kong isa yung patalim. Sobrang bilis ng pangyayari na hindi ko malang nakita ang dinaplisan niya ang gilid ng san ko. Agad ako napadaing ang puti kong t-shirt na haluan ng dugo. Agad-agad tong nawala sa paningin ko. Yung babae! Diyos ko, tulungan niyo! Hinawakan kong bendang bewang ko kung saan ako sinugatan ng babae. Alam ko namang hindi masyadong malalim. The place lang naman pero masakit pa rin. Napakurap-kurap ako nang may bumuhat sa akin. Agad tong pumara ng taxi. Dugo pa rin ang dugo ang sugat ko. Sumakay ka agad kami. Nang makita kong kabuoan ng mukha niya, gulat na gulat ako. Sandro? Hindi makapaniwalang sabi ko. Yung sugat mo. Aniya. Agad niyang itinali ang tela na ewan ko kung saan galing at tinali niya sa bewang ko dahil doon naman ang parte ng sugat ko. Sandro, ikaw nga. Manghang sabi ko. Napatingin siya sa akin at gumiti. Nag-aalala ako sa'yo na makita kitang duguan. Bilisan niyo po manong sa ospital po kami. Agad na sabi nito.
Pagkarating namin sa ospital, agad akong ginamot at nilinis ang doktor. Tinahidi nila ang sugat ko. Kapit lang ako ng kapit sa damit ni Sandro. Takot talaga ako sa tahi. Sure ka bang ayaw mong i-report ang gumawa sa'yo niyan? Tanong niya. Lumiling naman ako. Hindi na. Hindi ko naman nakita eh. Ani ko na lamang. Nilagyan na rin ng bandage yung sugat ko. Hindi naman masyadong malalim, pero ang dami ring dugo ng damit ko. Iyahatid na kita sa inyo. Sabi sa akin ni Sandro. Napakamot ulo naman ako. Naku, wag na. Masyado na ako nakakaabala. Pigil ko. Napakamot ulo naman to. Hindi naman. Sige na, payagan mo na ako. Baka may manakit na naman sa'yo. Napanguso na lamang ako at tumango. Nagtaksa na lang kami. Nagpasalamat kagad ako na makalabas ako ng taxi. Tuwang-tuwa ako kasi nagkita kami ulit. Sana magkita ulit tayo. Nakangusong sabi ko. Natawa naman ito. Oo naman. Ngayong alam ko kung saan ka nakatira. Natawa naman ako sa sinabi niya. Kumaway na lamang ako. Agad kong binuksan ang pintuan. Mumungad sa akin na nakakatakot ang mukha ni Basti. Galit na naman kaya siya sa akin? Papaalisin na naman kaya ako? San ka nang galing? Tanong niya sa akin. Seryoso siya nakatingin sa mukha ko. It is none of your business. Hindi ko alam kung nasan ko yon sa gitna ng takot ko. May lakas ng loob pa pala ako. Napakulot noon naman ito. It is my business. I am your husband. Galit na sigaw niya. Nagtutubig naman ang mata ko na nakatingin sa kanya. Really? You are just my husband and I'm just your wife. You don't own me. Galit ka sa akin. Di ba pinapaalis mo ko? O ngayon, paalisin mo na naman ako. Lakas loob na sabi ko. Gulat naman siyang napatingin sa akin. Hindi ko nga alam kung bakit siya nandito. Ang aga pa naman. Napadaig naman ako nang kumirot ang sugat ko dahil sa pagsigaw ko. Napatingin siya sa damit ko. What's happening? Why are you bleeding? Sigaw nito at nataranta. Napaiwas naman ako ng tingin. O wala to. Agad ako napatili ng buhatin niya ako at nilapag sa kama. Agad niyang hinubad ang damit ko kaya hindi ko alam kung anong tatakpan ko. What the fuck happened to that? Hysterical na sabi niya. Tinawag pa niya si Manang at pinakuha ang first aid kit dahil nagsimula iyong dumugo. Gulat na gulat si Manang pero agad din namang natauhan. Igting pa rin ang panganyang nakatingin sa akin. Napanguso naman ako. Matapos niya akong awayin tapos gani-ganito siya? Hmm? Tapos na niyang gamutin ang sugat ko. Tapos naman na itong magamot pero dahil naminat nga, who did that to you? He's asking me. Hindi ko nga alam kasi nakahudi siya eh. Nakayuko din. Pero alam ko babae siya. Napabaling naman ang tingin niya sa akin. Napakunot no ito. Girl? Tumango naman ako. Napasintido naman to. Bakit? Kinakabang sabi ko. Feeling ko talaga may tinatago siya sa akin eh. Napabuntong hininga naman to. Nothing. Lumapit naman siya sa akin at tinalikan ang noo ko. I'm sorry. May problema lang ako kanina. Napanguso naman ako sa tinuran niya. Napakamudi niya talaga kainis. Kanina inaway niya ako. Ngayon naman nilambing. Siguro bukas aaway na naman niya ako. Napakurap-kurap naman ako nang dahan-dahan niyang inilapit ang mukha niya sa mukha ko. Gulat naman ang mukha ko nang halikan niya ako sa labi. Dahil sa gulat napaawang ang bibig ko, kaya pinasok niya ang dila sa bibig ko. Hala, ba't niya ginawa yun? Kiss back, baby. Utos niya. Ha? Agad na humiwalay siya sa akin. Inis man ako. I said kiss back. Medyo inis pang sabi niya. Napabusangot naman ako. Di ako marunong eh. Sumiling naman nakakalokong ngiti niya. Alright, I will just teach you how to kiss. Just follow me. Agad naman niya ako hinalikan. Open your mouth. Ginawa ko naman ang sinabi niya. Yung kamay niyang naglalakbay sa katawan ko. Hindi ko alam pero nakikiliti ako eh. Nagiinit din. Pero full naman yung aircon niya. Saka malamig naman dito eh. Follow me. Sinunod ko naman ang sinabi niya. Hinalikan ko rin siya. Napaungol ako sa halik niya. Napatili ako nang ihiga niya ako. Agad-agad siyang napabangon. Ba't mo naman ako inihiga? Ang sakit tuloy na sugat ko. Napatingin naman siya doon. I'm sorry. Ani niya, tinulungan niya ako makaupo. I want you baby but I need to calm. I don't want you to get hurt. Napamaang naman ako. Ha? He want me? Hindi ko siya maintindihan. I'm already here. Nothing. Just rest. Hinalikan niya ako sa noo at inalalayang humiga. Third person's POV. Busangot ang mukha ni Basti na makalabas ito. Mukhang nabitin yata. Agad-agad tong naligo dahil nainitan to. Pagkatapos niyang maligo, agad niyang pinatawag ang tatlo na tapat niya mga tauhan. Nasa isip pa rin niya ang nangyari kay Serena.
Isip niya wag lang silang magkakamaling saktan sa Selena dahil mapapatay niya talaga kung sino man ito. Tuso siya. Hindi niya hayaang masaktan nila o idami nila sa Selena. Magkakamatayan na. Boss, pinatawag niya raw kami? Ani Carl na mukhang bagong gising pa. Boss naman eh, kung kailan malapit na kami labasan, dyan mo pa kami pinatawag. Reklamo ni James. Tinignan naman siya ng masama ni Baste. Shut up! Sigaw ni Baste. May problema ba, boss? Seryosong tanong ni Vince. Alam niya sa mukha pa lang ni Baste, may seryoso itong problema. Kumikilos na sila. Dinadami na nila sa Selena. Ang kaninang pilyo mga mukha nila Carl, napalitan ng seryosong mukha. Bakit, boss? Based on what Selena said, dinaplisan siya ng patalim. Hindi nila intensyong patayin sa Selena. Sinaktan lang para malaman kung gumagalaw na sila. Vince, I want you to check the CCTV footage sa labas ng building. Tumungo naman si Vince. But boss, I thought Carter is dead. Takang tanong ni James. He is. Pero sa kalagayan ko, hindi lang iisa ang gustong magpatumba sa akin. Do you remember Carter's brother? I think gumaganti na yung gagong yun. They are very close to each other. Dapat lang nawala yung Carter na yun. He is the reason kung bakit hindi natuloy ang kasal namin dati. But Selena said babae ang gumawa sa kanya. If it's Shara, she's already dead. I will already kill her. Nung nalaman ko nakipagsabuatan siya kay Zion at ginawa niya ng masama sa Selena, ani Baste, imbestigahan niyo ang kapatid ng Carter na yon. His name is Sandro and also, he has a sister named Riva. Ina na lang ang meron sa kanya. That's all I have now. Imbestigahan niyo kung anong ginagawa nun. Tumango naman sila. Copy, boss. Selena's POV. Dad? Mom? Tawag ko sa kanila. Nandito ako kina Dad. Napag-isipan kong bumisita sa kanila. I missed them already. Are you okay, Selena? I heard what happened to you. Ani Dad at niyakap ako. Gumanti naman ako ng yakap. I'm okay now, Dad. Napahinga naman sila. Mabuti naman. Hay nako, iba na talagang panahon ngayon. Always be careful, Selena. Tumungo naman ako at gumiti. Agad naman kaming pumunta sa living room. Tumawag si mami ng maid para ipaghanda kami. So, how was your first day at work? Tanong ni Dad. Napabosangot naman ako. Yun ang pinoproblema ko eh. Simula ng aksidente, hindi niya na ako pinagtrabaho. Sinasama niya lamang ako. Kapag bored na bored talaga ako. Hindi na niya ako pinayagan, Dad. Sumbong ko. Napakunot noon naman sila. What? But why? Para puro sa safety ko. Napatango naman sila. I understand him, ani Dad. Pero Dad, nasa office lang naman ako, tsaka palagi naman niya akong kasama. Why wouldn't he let me work his company as a secretary? Maktol ko. It's okay, sweetie. Marami pa kami na pag-usapan ni na Dad hanggang sa sinundo na ako ng driver. Baste knows that I'm here. Sinabi ko rin naman sa kanya. He is busy about his work. That was what he said. Pero para kasing may mali eh. I don't know why I feel this way. I miss you. Bakit ka nagtagal sa mga parents mo? Napakunot noon naman ako kay Baste at natawa. Para kang bata. Pilo naman tong umisi. I want a baby. Let's make a baby. Nalaglag naman ang mukha ko. Ano? Gusto niya raw ng baby? Halos namula ako na masaksihan niya na James. Baste, nakakahiya. Ani ko. Napatili ako nang buhatin niya akong parang bagong kasal. Nilapag niya ako sa kama at agad tumulog ang tiyan ko dahil nagugutom na ako. Maliit lang kasing kinain ko kanina sa bahay. Kasi nagmamadali ako eh. Nakakaya kasi naghihintay ng driver sa akin. What the? Hindi ka pa kumakain? Masungit na tanong niya. Pinamulahan naman ako ng mukha at ngumuso. Kasi naman nagmamadali ako eh. Let's go. Let's eat. Pagkatapos namin kumain, ayoko pa sanang bumalik sa itaas. Pero inaantok na ako eh. I want to rest. Where are you? Baste asking. Sa kwarto. Matutulog na ako. Inaantok na ako eh. Ani ko. Tumungo naman to at agad akong humiga. Hindi na naman masyadong masakit ang sugat ko. Ilang sandali lang, dinalo naman ako ng antok. Napaungol ako sa gitna ng pagtulog ko. It looks like parang may humahalik sa akin. Napadilat ako na makiliti ako. Baste, what are you doing? I'm kissing you. Third person's POV. Naguguluhan naman tumingin sa kanya sa Selena, like he is the weirdest person in the world. But it's late. I'm sleepy. Nakangusong sabi nito. Kanina pa talaga nagpipigil si Baste na maangkin ang dalaga. Walang imek na hinalikan ni Baste sa Selena. He kissed her torridly. Hindi mapigilang mapadaing sa Selena. She doesn't know how to kiss, but she responded to his kisses. Baste cursed the he liked the way she kissed him.
Ang halik ni Buster na punta sa ring ni Selena. Dahan-dahang kinalas ang damit nito at iniwan ang pangloob. Saglit siyang tumigil sa paghalik at matamang tinitigan sa Selena. "You're beautiful, baby." Anito tinalikan. Hindi naman na nagprotesta pa si Selena at tumugon din sa halik nito. Hindi na malayang lumalim na palang halika nila. "Ah, masakit." Naiyak na sabi ni Selena. "It's okay. It's going to be fine." Pag-aalo niya rito tinalikan. Alam niyang nagawa niya ito ng masama, pero hindi yun natuloy but still, Selena is very tight. Napuno ng ungol ang buong silid. Mukhang hindi yata makakalakad sa Selena nito bukas. Selena's POV. "Baby, wake up." Malumanin na sabi ni Buster sa akin na nakapagpagising sa akin. "Uupo na sana ako pero agad ding napabagsak ang katawan ko dahil sa sakit na mukhang binugbugto. Agad ako namula dahil sa naalala ko ang nangyari sa amin kagabi. That was so... I don't know how to explain that feeling. It's not familiar to me, but it's so pleasurable and it's like I'm going to go crazy. Do not force yourself. What are you feeling?" "I am not okay. Ang sakit ng katawan ko, Basti. Ikaw kasi." Sumili naman nakakalokong ngiti nito. Agad namang lumapit ang mukha nito at maaga pa akong hinalikan. Pero agad ko rin siyang tinulak. "Nakakahiya." "What?" "Hindi pa ako nakakapag-toothbrush. Nakakahiya." Maktol ko. "Don't worry, baby. You still smell good and delicious." Natawa naman ako. "Ang landi mo." Natawa naman siya sa tinuran ko. "Eat your breakfast." Ani at nilahad sa akin ng tray. Pagkatapos kong kumain, medyo nakatulog ako kasi ang sakit ng katawan ko. I needed to gain my energy. Kasalanan kasi ito ni Basti eh. "Baby, wake up." Naalimpungatan ako sa halik ni Basti. "It is already 6 p.m. You need to wake up. Meron tayong pupuntahang party." Aniya. "Ha?" Medyo sabog na sabi ko. Tinakpan ko ang bibig ko dahil hindi pa ako nakapag-toothbrush at di pa nakaligo. Grabe, 5 p.m. pa. Ang tagal ng tulog ko. "Sige, maliligo muna ako." Ani ko. Napakunot noon naman ako nang sumili ang kalokohang ngiti nito. "Bakit?" Medyo kinakabang sabi ko. "Let's take a bath together." Ani niya. My eyes widened. "Naku, hindi pwede. Mauna na ako." Ani ko at daling pumunta sa bathroom. Nakakumot lang ang katawan ko. Nakakahiya. Narinig ko pang halakak niya. Kainis. Tinawanan na lang ako. Wala namang nakakatawa. Agad naman ako naligo. Gaya ng sabi niya, may pupuntahan daw kaming party. Mamayang 8 p.m. pa naman at medyo maaga pa naman. It's already 8 p.m. kaya nagbihis na ako. I just wear a simple red dress and blackless siya. Nag-light makeup lang ako and I just ponytail my hair. "Ma'am, ang ganda niyo po." Aning Sally. Ngumiti naman ako. "Thank you. Si Basti, asan?" Tanong ko sa kanya. "Nasa living room po, ma'am. Naghihintay po sa inyo." Tumango naman ako. Nagpaalam muna ako kay Lamanang. Nakita ko naman si Basti. Ang gwapo niya sa suot niyang blue suit. Bagong shade rin siya. Ang unfair. Talaga ng kagwapuhan niya, no? Pinagmasta naman niyang kabuuan ko. Medyo okay naman ang sugat ko at hindi na rin masakit. Agad niya akong hinila at nilagay sa bewang ko ang kamay niya. "Kaninong party ang pupuntahan natin? Children's party ba yon?" Tanong ko nung nasa loob na kami ng kotse. Si James ang nag-drive sa likod naman nila, si Vince at Carl. Natawa naman sila sa tinuran ko. Napakunot noo ako. "Eh diba party? So I expect it to be a children's party." "No babe, it is not a children's party." Ani niya. Tango na lamang ako. Ang dami palang tawag sa akin ni Basti.